Mga kababayan, sa punto pong ito ay makakapanin po natin sa linya ng telepono si Davao Oriental Governor Ninyo Uy Jr. Good morning po, Gov. Si Audrey Goriceta po ito kasama si Dayan Kerer ng Rise and Shine Pilipinas. Yes po, good morning po. Meron pong pagbaha sa inyong lalawigan. Kamusta na po yung ating mga kababayan dyan? Yes po, totoo po yan. Since the other day pa, even during sa shoreline, maraming pagbaha na po dito sa lalawigan ng Davao Oriental. Marami na rin pong mga infrastructure ang natira, mga tulay, marami din pong landslide, at saka maraming pamilya na rin po ang apektado. Usually po dito, pag umaga, medyo at tulad ngayon, medyo okay man pong panahon, sumisikat yung araw, just like yesterday. Pero pag afternoon na po, after lunch and late in the afternoon, and usually in the evening, malakas na po yung ulan. Kahit kahapon, nung nagpunta po sa Governor Generoso and the gulf towns of the province, malakas po talagang ulan. And may mga bridges na rin pong naputol, and some of our bridges din po ay hindi na pinapadaanan ng mga vehicles. So yun po ang sitwasyon ngayon dito sa Davao Oriental. So first district naman po, in east coast part ng Davao Oriental. As of now po, hindi naman po possible yung papuntang Mati to the first district of the province. Na ayos na po sana yung kahapon. Pero lately po, ang ngayong madaling araw, may nag-landslide na naman tulad. So inaayos na naman po. Okay, Gov, sa videong ipinapakita po namin ngayon, napakataas nga po ng pagbaha, halos bubong na lamang yung kita, ano? Pero gayunpaman, may mga inilikas na po tayo, kayong mga kababayan natin dyan. Gaano po karami yung mga kababayan natin na nasa mga evacuation center? Yes po, actually, libo-libo na po mga kababayan natin ang nasa evacuation center. Last night, yung dito lang sa aming provincial capital, around 500 ang lumikas the other night. Pero paano kasi po yung data natin, kasi just like yesterday ng umaga, nagsibalikan na yung ibang tao sa kanilang bahay. Pero pagdating naman po ng hapon, bumabalik naman po yung iba sa kanadalagdagan, kasi nga medyo hindi maganda ang panahon, usually in the afternoon activity. Okay, Gov, paano po yung mga nasa malalayong lugar, paano po naaabutan ng tulong kung ganito po kataas yung tubig baha? Yes po, talagang mahirap mag-abot ng tulong kasi just like nung isang namin, barang or two barangays. In fact, ngayon, nadagdagan ng maraming barangays na may mga isolated barangays na kami dito. Like nung starting sa Kabayan pa po, may isolated na barangay na sa Barangay Pichon sa munisipyo ng Caraga. So nag-request po kami ng air asset from the Philippine Air Force para makadala namin ng mga relief goods, relief food pack. And ngayon po, mayroon na naman dito sa San Pedro, sa Barangay San Pedro, sa munisipyo sa Caraga, naputol din po yung tulay, isolating several sitios o Barangay San Pedro. And ito pong sa LPA naman, nasira din po yung naputol yung tulay ng Barangay Magdo sa Governor Generoso, isolating about 8 to 9 barangays of the southern part of Governor Generoso, include 3 barangays of the city of Mati na doon din po dumadaan yung mga residente. So maraming isolated barangays dito sa amin. That's why we requested na the support of our Office of Civil Defense at saka yung Coast Guard din po, nag-request na rin po yung mga bayan namin para po madala yung mga relief goods dito na lang sa dinadaan sa dagat. Kasi yun po ang pwedeng accessible na lang na paraan para madala yung mga tulong. Okay, Governor, sa inyo pong lalawigan, gaano po kalawak yung walang supply ng kuryente? Well, may mga bayan na walang kuryente, mayroong naayos naman po. So far, generally, medyo mayroon namang power supply dito sa amin. May mga ilang areas lang talaga na pag umuulan, yun, nawawala na naman yung supply ng kuryente. Pero nahanapan naman po ng paraan ng aming local of electric cooperative. May mga lang talaga, mga barangay, especially yung mga isolated na barangay, yun po talaga ang medyo walang kuryente sa ngayon at sa ibang bayan. Okay. Gov, meron po ba kayong panawagan sa national government at kinakailangan na po ba ng assistance mula sa national government?
Yes po, actually nung nag-start pa ang kabayan, nagpapasalamat naman po kami sa mga ahensya ng ating pamahalaan, sa national government, sa tulong na ibinigay at saka sa mga immediate na mga interventions, just like for example sa ating DFWD, sa DPD, sa DPWH, and of course sa Office of the President through the Office of Special Assistant to the President. Maraming ahensya po yung tumatawag sa amin dito. But of course, yung sunod-sunod yung mga pangyayari, humihingi po kami talaga ng tulong din dito sa lalawigan ng Davao Oriental because almost everybody, almost all families are affected now here in the province of Davao Oriental, especially sa sektor ng agrikultura, sa livelihood namin dito, and yung malaking pinsala talaga yung mga infrastructure facilities namin dito sa probinsya sa Davao Oriental. That's why kami po ay humihingi ng tulong sa inyo, even sa international community, kung sino pong may mga available po na tulong na pwedeng maibigay sa amin dito ay malaki pong tulong yan at pinapasalamatan po namin. Mm-hmm. Governor Uy, magandang umaga po sa inyo. Si Diane Kerer po ito. So Governor, as of today, may mga ilang lugar pa rin po dyan sa inyong lalawigan na mataas pa rin po yung level ng baha? Yes po, kasi halos every day umuulan kasi. Kaya hindi humuhupa yung tubig. Ngayon, medyo okay. Pero mamaya, later in the afternoon, like yesterday, tumataas na naman yung baha kasi nga umuulan na naman. So, yun ang medyo talagang nakakaano sa situation namin dito. Hindi nakakagalaw agad yung mga equipments namin sa local na pamahalaan, sa aming mga LGUs, sa DPWH. Sa umaga, medyo nakakagalaw, pero pag hapon naman po, yun, hinihinto yung trabaho kasi delikado din po yung safety ng aming mga responders. Mm-hmm. So, Governor, ngayon, may mga nasa evacuation center pa rin po. And if yes, may numbers po ba kayo, sir? Yes po, actually, hindi pa po namin talaga ma-fix yung number. Pero libo-libo na po kasi halos every barangay halls, mga evacuation center, may mga evacuees doon, may mga IDPs. Nung kagabi, pinuntahan ko doon sa Municipality of Governor Generoso. Medyo sa umaga, nabuhian na sana yung iba. At later in the afternoon, while I was there, nag-advise naman po ang ating mga local officials sa mga barangay officials na isabihan yung mga tao na bumalik sa mga evacuation centers. Mm-hmm, and this is happening all over the province of Davao Oriental po. Mm-hmm. Diyan po sa inyong lalawigan, Governor, may naitala po ba kayong casualty or namatay because of this incident po ng mga pagbaha, sir? Yes po, meron na rin po mga casualty. May natabunan ng lupa ng landslide when in fact may dalawa so far yung pinaka-recent na hanggang ngayon, if I'm not mistaken, hindi pa rin po na-retrieve yung dead body. Kasi the other day pa yun po nawawala. Ito po yung nasa Sitio Panlaisan sa barangay Pichon. Isang isolated barangay din po sa munisipyo sa Caraga. But our local government unit there as well as yung ano namin dito, yung mga responders namin are really trying our best na makapunta dun sa area. Kaya lang po medyo malayo din talaga. Pagdating ko doon sa sentro ng barangay Pichon, you have to walk several hours papakunta sa sitio. Mm-hmm. Well, Governor, yesterday nakausap namin yung PAGASA at sabi nila, possible, baka next week, baka mayroon ilit LPA ano, na makaapekto at ang area na posibleng maapekto, baka Romindanao. Hopefully, hindi naman ganun maging tuloy-tuloy yung pag-ulan. But nevertheless, ano po yung mga, kumbaga, mga gagawin po ninyong hakbang? Para po hindi po ganito kung baga kalaki yung magiging pinsala just in case na mayroon na naman pong masamang panahon na tumama po sa area ng Mindanao, Governor. Yes po. As of now, ang ginagawa namin is to continuously advise our residents na lumikas na pupunta dun sa mga evacuation centers and we have prepositioned our equipment, even yung mga private contractors namin dito, tumutulong na din. Pinoposition po namin sa mga areas na tingin namin yun yung mga prone to landslide, so at saka yung mga bridges din namin. So para po pag may mga landslide na nangyayari ay nare-respondihan ka agad po. Okay, Governor, dalangin po namin ay yung kapakanan at mabilis na pagbangon ng inyo pong lalawigan. Maraming salamat po, Davao Oriental Governor Ninyo Uy Jr.